Happy birthday! Hi guys, magandang araw mga kabakal. Sa video na to, pag-uusapan natin at magre-react tayo sa video na nilabas ni Bad Boy ng Cebu, kung saan mga kabakal, napakalaki ng transformation ng katawan ni Bad Boy ng Cebu ngayon kumpara dati. Kumpara nung naglaban kami ni Bad Boy. Alam naman natin mga kabakal na itong si Bad Boy ay nagsimulang magpapayat dahil siya po ay overweight at dahan-dahan nag-iiba yung kanyang katawan. Pero so far mga kabakal, yung katawan ngayon ni Bad Boy ng Cebu, para sa akin, yung mas maganda ngayon. Kasi mga kabakal, mas lalong nag-trim down yung kanyang katawan. Bumaba ang kanyang body fat at nagkaroon ng muscle. Hindi pa ganun kakompleto yung kanyang katawan dahil ito ay nasa proseso pa. Pero mga kabakal, grabe yung transformation niya. At the same time, yung kanyang speed, yung kanyang technique sa boxing, sobrang nag-improve din. So hindi na ako, tingin ko hindi na ako tatagal dito kay Bad Boy ng Cebu ng one round. Or baka one round na lang ako mga kabakal dito kay Bad Boy ng Cebu. Kasi grabe, bumilis, gumaan, at lumakas po siya. So ang tanong, lalo na kayang hindi mananalo si Rob Moya dito mga kabakal. Kasi kung dati sinabi ko na kung maglalaban si Bad Boy ng Cebu at si Rob Moya, nung time na nagkaroon ng hamunan, eh hindi mananalo mga kabakal si Rob Moya. Si Rob Moya mga kabakal, lalo na ngayon. So mga kabakal, isi-share ko sa inyo yung transformation ni Bad Boy ng Cebu. Pero syempre, kung gusto nyo mapanood ng full video, pumunta lang kayo sa kanyang YouTube channel, Bad Boy ng Cebu. So mga kabakal, ito po ang clip ng video. So ngayon na, ngayon araw na ito, magkailan na, bali, yung coach ko, dalawa, kasi gusto talaga nila na manalo ako sa darating ko na laban ngayong November. Kaya, yung coach ko, dalawa sila. Yung coach ko, yung kasama, yung the legend coach ko, the Opa William R. Coach Edmond. Happy birthday! Lakas mga kabakal na suko ni Bad Boy. Diba talaga kapag dire-direct yung training mga kabakal? Lahat ng suntok may laman. Grabe. Usap po kayo. Sige pa. Ikaw muli idol na. Ikaw sa Swiss pa dol. Kuya mo dyan sa kodlok dol. Numpag. Sugod na yung improvement mga kabakal. Patay. Patay na mimo dol. May igo ka na dereba. Dapat na sila sinsya. Lokata na sinsya no? Igo ka na dereba. Lupog ka anak ano? Sunoy ko. Tapos dalawa pa yung coach na nagtuturo sa kanya. Talagang. Ay, matagap. Matagap pa siya. Nyata ko bisa tahu na. Lapis tu bagus. Nau igu kan pengana. Siap.
Lo kayo. Ano, malatang mo. Pagod na ang bakal. Solid. So grabe mga kabakal yung improvement ni Bad Boy ng Cebu. And honestly mga kabakal, nakakaingit. Nakakaingit yung improvement ni Bad Boy ng Cebu. So isa lang ibig sabihin niya mga kabakal, kapag kayo ay nagdire-diretso sa inyong training, kahit ano pa yan, mapa-workout pa yan, mapa-boxing yan, or kung ano yung sports na ginagawa mo, talagang mayroong improvement kapag tuloy-tuloy ka. Pero syempre, kung ikaw ay titigil sa ginagawa mo, malamang yung improvement na nakuha mo sa katawan mo during your training ay mawala yon. Pero kung gusto mo yung ma-maintain at madagdagan, then kailangan tuloy-tuloy ka lang, huwag kang titigil. At yun po mga kabakal, yung nangyari kay Bad Boy ng Cebu. Ano si mga kabakal, hindi naman lumaki si Bad Boy, more on nag-trim siya. Bumaba yung body fat, at dahil bumaba yung kanyang body fat, lumabas ngayon yung kanyang muscle. Makikita ninyo, meron na siyang traps, may shoulder na, maganda na rin yung dibdib niya, at kahit papano ay maliit na yung kanyang tiyan. Although syempre, meron pang konting skin. More on loose skin na lang po yun. Wala na po ako makitang masyadong fat doon mga kabakal. At kapag nagtuloy-tuloy pa yan, ay mga kabakal, sa tingin ko hindi na pwedeng lumaban si Bad Boy ng Cebu kapag hindi amateur yung kalaban niya. Kasi yung galawan ngayon ni Bad Boy ng Cebu, hindi mo na pwedeng ilaban sa ordinaryong vlogger lang eh. Mabubugbog mga kabakal. Kaya ang dapat na makalabanan ni Bad Boy ng Cebu, yung talagang may experience din. May experience or possible amateur. Kasi mga kabakal, yung coach ni Bad Boy ng Cebu ay yung coach din ni Albert Pagara. Plus dalawa pa yung kanyang coach. At nakakasama niya pa rin mag-training si Albert Pagara. Kaya dire-diretso yung improvement niya. So ano nga ngayon ang laban ng mga ordinaryong vlogger katulad ni Rob Moya? Eh lalo na itong si Rob Moya, eh wala naman siyang mga pinapakitang training at halata namang walang pagbabago sa kanyang katawan. Hindi katulad ng katawan ni Bad Boy ng Cebu na alam mo talaga na nagte-training. Diba? Kasi kahit sabihin mo na siguro hindi naglalabas ng video, ito yung si Rob Moya, para hindi siya mapag-aralan ni Bad Boy ng Cebu, then sana man lang meron tayong nakikita na improvement sa kanyang katawan. Pero wala. Ang tanging nakikita natin sa kanya ay yung kanyang love life na mga vlog. And honestly mga kabakal, para sa akin, never or impossible na manalo itong si Rob Moya or even tumagal ng one round. So hindi na matatapos, mga kabakal, baka nga hindi pa matapos yung one round ay hindi na mananalo or hindi na magtutuloy sa laban itong si Rob Moya. Kasi grabe mga kabakal, grabe yung improvement ni Bad Boy ng Cebu na hindi na kayang tapatan ng ordinaryong vlogger lang. Siguro dapat mga amateur na mga kabakal. Pero ano ang inyong opinion mga kabakal? Kayo ba naniniwala na talagang grabe yung improvement ng katawan ni Bad Boy ng Cebu? At hindi lang sa kanyang katawan, pati sa kanyang skills sa boxing. Ano ang inyong opinion? I-comment nyo down below para malaman natin at makarating sa kanila. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Captain Barbell. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa iyo. Salamat. Coach ng Bayan.